Hey guys, good afternoon and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, so update tuloy tayo patungkol po Kimin and Aldebarania yung hapon at tanghalian na to. But before that, I want to thank all of you for all those na nanatili po sa mga daily updates natin patungkol po Kimin and Alde. Lahat po ng pinapakita natin dito ay may resibong picture para po ipakita po sa inyo lahat po ng nagaganap po sa bakasyon po ni Min and Alde outside the Philippines. So, ito na, simulan na po natin, guys. So, ngayon, si Min Mendoza. So, kagabi, kay Boss Ken, kay Gigamboy Ken. So, isa po siyang fanboy ni Min Mendoza. So, kumbaga, hindi to kasali sa anuman fans club na sinasabi ng mga armies or minors or di kaya naman, guys, is dito po sa Aldo Nations. So, kumbaga, isa po siyang vlogger. Sikat na vlogger po ito sa US. Guys, ayan po yung isa sa mga picture na nakuha po nila ni Min Mendoza dyan po sa Disneyland sa LA. Kasi sa LA po naka-based itong si Gigamboy Ken. So, masayo po natin, guys. Isa po siya sa mga vlogger po doon na talaga na-espatan po si Min Mendoza. Siyan po mismo sa Disneyland. Gabi po yan, ha? Makikita niyo sa picture. Ayan, nakasuot pa ng parang headband si Min Mendoza na parang Mickey Mouse. So, definitely, lahat po nung nakikita natin mga pictures dyan, ayan po yung mga latest happenings po kay Min Mendoza sa kanyang vacations abroad. And gaya po ni Alden Richards, na nakita rin po siya kagabi sa Tokyo, Japan, which is meron naman siyang dalang mga toys or parang collectible toys na masabi po natin na binili niya mismo at meron lang din nakapagpa-picture po sa kanya. So, masabi po natin, enjoy na enjoy po sila ngayong Holy Week sa kanila vacations abroad. Kasi yan lang po talaga yung pinaka vacations po nila at wala po silang trabaho. Ito lang po yung pinakabakante po nila. Pagbalik po at pagtapos po ng Holy Week, balik trabaho na po uli silang dalawa. So definitely mas marami silang gagawing proyekto, mas marami silang gagawing pang mga pagkakabisihan po nila pagbalik po nila ng Pilipinas. Kaya sinusulit na po nila yung mga panahon na nakapagbakasyon po sila. Kung ano tanuman po yung mga nagagawa at nangyayari pa Kimin and Alden outside the Philippines, it's after hayaan natin sila na mag-enjoy po mismo sa kanilang vacations. And then the same time, guys, so ngayon trending po ang hashtag boycott. So makikita natin dyan sa gilid, so almost mag one week na po nakita natin na trending po siya pero wala siyang counts. Kumbaga pangalan lang po ng hashtag boycott pero lagi po siyang nasa top trend list ng Twitter. So, kumbaga, guys, sabi nga ng Adam Nation, anuman po yung ibalita po sa social media news sites na patungkol nga po sa pamboboycott po ng True Blooded ADN sa mga shows and sa EB mismo, ay masasabi po natin yan po talaga isa sa mga nakaka-apekto po sa kanila kung bakit nagkakaproblema daw po yung mga shows. Kumbaga, yung sa loob po ng True Blooded ADN, kumbaga, aminado sila. And then the same time, guys, malakas yung fighting spirit po ng True Blooded ADN na nakaka-apekto po mismo yung hashtag boycott po nila doon po sa mga shows ng separate managements ni Min and Alden sa mga separate show po nila. Kaya marami po or isa-isa na po nagsasara po yung mga shows na kinabibilangan ng separate project po ni Min and Alden. So ilang araw na lang din, mga 3 days na lang, is hashtag Mingles Season 3 na. So yung ibang mga Aldab Nation, papanoorin po yan ilang mga fans ni Min Mendoza at mga nakaabang na po sila. Alam ko yung mga nasa comment section natin, yung iba dyan manonood po mismo ng hashtag Mingo kasi talagang itong hashtag Mingo season 3 talagang mas matindi, mas ma-effort yung ginawa po nila at gaya po ng nagawa po at nakuha po na awards po ni Min na best presenter host, mas papatunayan niya po dito yung pagiging presenter host po niya dahil sa expectation na inilagay at inatang po sa kanya. Biruin mo, guys, napakaraming po niyang kasabayan at awards nung awards nights na yun pero talagang si Min Mendoza po yung nakuha dito po sa awarding na to. So definitely yung pagpapatunay po mismo ni Min Mendoza, ni level up po niya for the version 3.0 ng hashtag Mingo season 3. So sa April 10,
8:30 a.m. na po siya mapapanood sa TV5 araw-araw. Yan po yung isa sa pinakamatinding announcements. Sa TV5 na po siya every morning ninyo mapapanood. So, alam ko yung mga ilang adaptation dito hindi pa panoorin o boboykotin po mismo itong show po na to at ayaw po nilang panoorin. Pero definitely, yung iba gusto din naman. Yung iba na lang na hindi natin pipilitin yung iba na manood. Pero definitely, alam ko may sisilip at sisilip po dyan. Ako, panoorin ko talaga to kasi support ko talaga yung mga projects ni Min Mendoza sa lahat po ng mga blessings na dumarating po sa kanya. Pinag-i-effortan niya to halos lahat. Nagpupuyat siya, nagbibigay siya ng time and effort na gumising na maaga, matulog po ng hating gabi para lang matapos kong Hash Remingos, nagpupuyat, nagbibilad sa araw, lahat gagawin po niya para mapaganda po yung isang shows. At hindi po ako magdadalawang isip na panoorin, lalo na sa lahat guys, ganyan po tayo magmahal kay Mina Alden. Lahat ang pinag-report na nilang projects ay talagang susuportahan po natin. Hindi natin bibiguin po si Maiden Alden sa kanilang mga projects, di ba? And then the same time guys, ngayon magbabasa po tayo ng mga komento po ng True Blooded EDN o mga adoption and then mga fans ni Alden and fans niya ngayon dito sa ating YouTube channel. Kasi hindi lang naman talaga adoption ang nanonood po sa ating mga daily updates. Pati mga separate po ng mga fans po nila sa kabilang side, di ba? So, ito na, sisimulan na po natin, guys. Sabi po ni Roy Padua, kailan po kami maghihintay kung malapit na kami mamatay? Palagi lang kayo paasa, ikakasal na si Nico Min kay Unggoy Patay. Di ano balita yung totoo ba yan? Niloloko na kami kahit sa Itbulaga ayaw pa pagtabihin. Ano ba yan? Rolokohan tapos kasama ni Patay sa Japan na talaga ang totoo. Tapos CRF Junior ang kasama ang mga pakatotoo na kayo mabubuong na kami. Paikot-ikot nyo kami. So, definitely sabi ko nga sa inyo, Ma'am, Sir Roy Fadwa, wag po kayo mag-expect ng sobra-sobra. So, alam naman natin na sinabi ko na sa inyo noon pa man na dapat hindi na tayo umasa kung ano man po yung mangyayari in the end. At sa katunayan nga, marami pa rin pong nag-guide sa atin kapag sinasabi natin ito. Sinasabi nila na kinokontra natin sila dahil po sa mga nangyayari. Pero definitely guys, sa mga nangyayari din po kasi ngayon, kay Min and Alden, nakikita naman natin na hindi sila nakikita magkasama. Lagi po talagang ang nangyayari lang talaga is puro haka-haka yung mga sinasabi. So alam ko, sinabi ko na to sa inyo noon pa, na huwag tayong mag-expect ng sobra para po sa kanila kung ano po yung lalabas po in the end. Sabi ko nga sa inyo, lahat po ng kasagutan, Kim Min and Alden nyo lang malalaman dahil sila lang po ang nakakalam ng katotohanan sa hindi. And then the same time guys. Sabi naman po ni Ditas Enriquez, we love Alden Richards. God bless always. Napaka-humble niya since back then. Happy kami kumpara sa kanya. So, ako rin happy kay Alden Richards sa lahat po ng mga blessings and dumarating sa kanya. Sa lahat po ng mga bagay pa na proyekto na darating po sa kanya. So lahat po yun sa supportahan po natin and happy tayo dahil po napakabait pa rin niya hanggang ngayon at talagang super nag-e-effort din po siya sa mga taong nakakasama niya. So definitely yung sa Japan, yung isang picture po niya na first day, nilibre niya po yon ng bags sa Louis Vuitton. So definitely si Alden Richards po yung bumili po nun at pagre-reveal po yun nung may-ari po mismo ng picture na naglabas po nung first picture na inilabas po niya dyan po sa Japan trip po niya ngayong Holy Week. And then the same time guys, sabi naman po ni Bea Aguinaldo, ako ay AR since nag-umpisa Aldov ay naging fan na ako. Kung sino talaga ang naging kapalaran nila ay siguro suporta na lang ako sa kanilang dalawa. Masakit din sa akin na magkahiwalay sila. God bless na lang sa iyo AR. Maraming salamat Bea Aguinaldo, Ma'am Bea Aguinaldo, sa lahat po niyang mga pag-comment nyo araw-araw mismo sa ating YouTube channel. Ako rin naman guys, masaya rin naman po ako kung sino ba, kung ano ba ang makatuluyan nila balang araw. So definitely guys, aantayin natin yon kung sino ba talaga sa kanila. So si Min and Alden lang talaga yung nakakaalam ng lahat at ng katotohanan. Sila sa kanila lang po dapat ninyong malaman yung katotohanan at hindi po sa ibang tao. So definitely supportahan po natin sila. Sabi nga nila hanggang dulo, baka yung dulong sinasabi po nila, yun po daw ang aantayin po ng lahat na sasabihin nila yung totoo. So, kung may aantayin pa ba ang Aldab Nation o wala na? Sabi ko nga, huwag kayong mag-expect ng sobra-sobra para po sa pagmamahal po ninyo, Kim Min and Alden. Magtira po kayo para sa sarili nyo, para dumating man yung time na
endgame na nandyan pa rin po kayo para support at magmahal po sa kanilang dalawa. And then the same time guys, sabi ni Ma'am Severina Bacolor, masakit man tanggapin natin kung sino makatuloy yun nilang dalawa, Alden and Maine, kung dumating ang panahon na sila di maganda, importante napapanood natin sila, Alden and Maine. Salamat AR sa update mo sa kanilang dalawa, Alden Maine, God bless. So thank you Ma'am, kay Ma'am Severina Bacolor din, dahil malawak din po ang kanyang pangunawa at pag-iisip at pagmamahal po kay Maine and Alden. At kung sabi ko nga sa inyo, kung sino man ang makatuluyan nila in the end, sana is talagang mahalin din natin. Pero definitely, alam ko yung mga adoption and true-blooded EDN, hinding-hindi gagawin po yan, sabi nga nila. Kapag hindi talaga si Aldrich Richards yung nakatuluyan ni Min Mendoza, bibitawan po nila yung dalawa po na yan at hindi nila susuportahan. So, sobra silang nasaktan ng sobra dahil parang nangyari is nabudol po sila. Where definitely, sabi ko nga sa inyo, magtira po kayo para sa sarili nyo. Dahil mahalin nyo naman po yung sarili nyo at ang family nyo at hindi po ang ibang tao. Dahil ang artista, dyan lang naman po yan para po talagang magpasaya po ng mga fans. Para po sa lahat po ng pag-effort nila araw-araw. And then the same time guys, sabi naman po ni Edita Villote, thank you AR, lagi kitang inaabangan sa update na mga kadi masisisi ang ADN na kampante lang tulad ko kasi wala namang makikita si Alden na may iba na babae kung hindi si Maine lang kasi loyal nga siya, diba? Kung true-blooded ADM ka, alam mo na. So definitely yan, ayan po yung isa sa mga matitinding mindset po ng true-blooded ADN at kaya po nang nakikita natin kung sino-sino po, po yung nililing kay Alden Richards, pero definitely wala po siyang pinapatulan kahit isa. Kaya ang nasa isip po ng Alden Nation ay si Min Mendoza lang at loyal po siya doon mismo kay Min Mendoza. Kaya lahat po ng time and effort binubuhos po nila para po ipaglaban po si Min and Alden para po sa karapatan po nila dito po sa dalawa. Sana dumating na yung time para po masagot na po yung lahat po ng mga katanungan sa isip at puso ng Alden Nation. So, and then the same time guys. So, ayun lang guys, yung isang update natin ngayong hapon na to o tanghalian na to. And thank you guys sa panonood and see you for my next video. At kung bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa susunod ko pa ngayong mga daily videos. Thank you and see you for my next video. Bye bye guys.